Magandang araw mga ka-opangs! Atin pong tunghayan ang pagtatapos ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Martes ng tanghali, nang sorpresahin siya ni Luke sa bahay. Akala nga niya ay si Paul Perez ang naghahanap sa kanya. Kahit na nasa dibdib niya ang kaba sa presensya nito, kakatuwang may naramdaman siyang katuwaan pagkakita rito. "Anong ginagawa mo rito, Luke?" Hinawakan siya nito sa kamay na siyang ipinagtaka niya. Antimano nitong tinanong ang kanyang kwarto. Sinabi niyang sa pangalawang palapag ng bahay, kamukat-mukat niya, kumilos itong paakyat na di siya binibitawan. "Bakit?" Hindi siya nito sinagot. Pagpasok sa kanyang silid, ikinulong siya nito sa mga braso at kinumuyo siya ng halik. Antimanong bumangon ang excitement sa dibdib niya. Pumaikot sa leeg nito ang kanyang mga kamay at tinugon ang kapangahasang iyon ni Luke Alea. Sa gitna ng pagkalapat ng kanilang mga labi, nagkaroon ng buhay ang kanilang mga kamay. Kapwa na lamang nilang natagpo ang pareho na silang hubad. Bumagsak sila sa kama at buong pananabik siyang inangki ng lalaki. Pumunta ito roon para ang kinin siya. Batid niyang bahagi pa rin iyon ng paghihiganti nito. Pumunta ito roon dahil alam nitong walang magiging sagabal sa kanila. Maliwanag kung ganoon na alam nito ang tungkol kay Rodel. Pareho nilang narating ang rurok ng kaluwalhatian. Nakadagan pa rin ito sa kanya. Walang kaimik-imik. Tahimik lang din siya. Nakayapos sa hubad nitong katawan ang mga kamay niya. Pareho silang nag-enjoy. Sabihin mang nagmamadali ang ginawang pag-angkin sa kanya ng lalaki. Bumangon ang lalaki at pumasok sa banyo. Kinuha niya ang kumot at ibinalabal sa katawan. Ikinuha niya ito ng tuwalya. Hinintay niya ang paglabas nito. Isinalubong niya rito ang tuwalya. Tahimik itong nagbihis. Nakamasid lamang siya sa bawat kilos ng lalaki. Nasa dibdib niya ang pagmamalaki na makitang muli ang magandang hubog nitong katawan. Isang karangalan sa kanya ang mabistayan ang kamachuhan nito. Walang pasabing lumabas ito ng kanyang silid. Napaigtad pa siya nang padabog nitong isinara ang pintuan. Ilang sandali ang kanyang pinalipas bago kumilos. Pumasok siya ng banyo at naligo. Ang tuwalyang ginamit ni Luke ang ipinangtuyo niya ng katawan. Hindi niya masabi kung muling masundan ang namagitang iyon sa kanila. Ang hindi niya inaasahan ay ang babaeng naghihintay sa kanyang pagbaba. Familiar ito sa kanya. Pindigan niya ang isipan kung saan niya ito nakita. Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya habang pababa. "Ikaw? Ako? Ibig sabihin may relasyon din kayo ni Luke?" Hindi ito makapaniwala. "Tapos may relasyon din kayo ni Paul Perez na bayaw niya? Aba, sira ulo pa lang mga iyon. Pareho silang hibang sayo. Sino ka?" Noon tumalim ang paningin ng kanyang bisita. "Hindi mo nga pala ako kilala. Ako si Blessie Yona. Ang nobya ng lalaking kagagaling lang dito. Hoy babae, wala akong pakialam sa inyo ni Paul. Pero pag tungkol kay Luke, may malaking problema. Lubayan mo siya." Naalala na niya.
Ito ang babaeng kasama noon ni Luke. Nasundan nito ang nobyo. Umalis na bagong ligo si Luke, kaya natukoy nitong merong namagitan sa kanila. Nayamot talaga siya sa kaharap. Pamamahay ko to. Si Luke ang kusang nagpunta. Sa tingin mo ba hinahabol ko siya? Siya ang pagsabihan mo, hindi ako. Maling tao ang pinagsasabihan mo. Siya ang rendahan mo. Makakaalis ka na, Miss Yona. Isusubong kita sa asawa ni Paul. Napalunok siya sa huling tinura nito bago umalis. Si Tina ang tinutukoy ng babae. Minsan na silang nagkaharap noon. Tinanggap niya ang galit nito. Malaking problema, oras na makarating sa kaalaman nito na meron silang relasyon ni Paul. Sinalubong niya ng ngiti ang kapatid, pero sinamangutan siya nito. Nakatutok lamang dito ang kanyang paningin. Naupo ito, pero nanatiling nakasimangot. Bumungis-ngis na lamang siya sa paghaba ng nguso nito. Bakit, sis? Nobyo mo ba si Blessy Yona? Bakit? Yes or no lang, kuya. No. Pero may something kayo. Wala rin. Hay nako. Pagsabihan mo yung babaeng iyon. Pinuntahan ako kaninang umaga sa bahay. Isinumbong niya sa akin na ang kirida daw ni Paul ay pinapatos mo rin. Ano? Nasundan ka raw niya kahapon sa Pasay. Pagkaalis mo raw roon, pumasok siya at inalam kung sino ang pinuntahan mo roon. Gayun na lamang ang kanyang gulat nang makaharap ko yung babae. Si Jess ang pinag-uusapan natin dito. Napalunok siya. Hindi ka talaga nag-iingat, kuya. Kung ibang babae ang ikinwento niya, baka naniwala akong meron niyang ibang babae si Paul. Napailing-iling ito. Alam mo naman sigurong aware ako sa plano mo laban kay Jessa, di ba? Sa totoo lang, iniiwasan ko ng babaeng iyon. Si Blessy? Oo. Hay nako, kuya. Kung ako ang tatanungin mo, di ko siya gusto para sa'yo. Si Jessa ang gusto namin na maging asawa mo. Kaya tama na yan. Yayain mo na siyang magpakasal. Ano? Kung ibang babae ang pakakasalan mo, di ako pupunta sa iyong kasal. Walang kagatol-gatol nitong wika. Tama na yung paghihiganti mo, kunwari. Naniniwala kaming mahal mo pa rin si Jessa. Ano? Wala ka na bang alam na sasabihin kundi ano? Lumabi si Tina. Hayun, umalis si Papa. Kasama niya si Kuya Ryan. Pupuntahan nila si Jessa para kausapin at udyokan na sampahan ka ng rape para mapilitan kang pakasalan siya. What? Sa pagkakataong iyon ay napatayo talaga siya. Tumango-tango naman si Tina. Hindi na siya mapakali. Palakad-lakad siya. Hindi malaman ang gagawin. Kumbinsido siyang di nagbibiro ang kanyang kapatid. Gusto mo sumunod tayo? Tapos, kaysa naman sa pangalawang pagkakataon ay sampahan ka ng kasong rape ni Jessa. E di yayain mo na lang siyang magpakasal. Sa totoo lang, kuya, naging maayos ang lahat dahil sa tulong niya. Wala nang alitan sa pagitan ng mga Aleya at Perez. Tapos naging asawa ko si Paul. Naayos din ang problema natin kay Papa. Uutusan talaga nilang sampahan ako ng kaso? Oo. Hinawakan siya nito sa kamay at hinila palabas ng kanyang opisina. Basta na lamang siyang napasunod dito. Kahit nalulan na sila ng elevator, hawak pa rin siya ni Tina sa kamay na parabang sinusiguro nitong di siya tatakbo. Di ko dalang susi ng aking kotse na iwan. Kotse ko ang gamitin. Idinuldol nito sa kamay niya ang susi. Tinungo nila ang kotse nito. Sumakay na sila sa kotse. Samot-saring emosyon ang naroon sa kanyang dibdib. Bigla siyang inilagay ng kanyang ama at Kuya Ryan sa alanganing sitwasyon. Ang bilis natin, kuya! Ano ba ito pumapasok sa kanilang kokote?
tama ang desisyon ni na Papa at Kuya Ryan. Ginagawan ka nila ng malaking pabor, no? Hindi mo masabi-sabi kay Jessa na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya. Kaya sila na ang gagawa ng paraan. Hindi na mamimilipit ang iyong dila. Kaya wala ka nang magiging problema pa. Pagdating sa kanilang destinasyon, nangunot ang noo ni Luke. Dahil hindi lang kotse ng kanilang ama ang naroon, kundi maging ang sasakyan ng kanyang mga kapatid na sina Darwin at Clark. Tapos naroon din ang auto ng kanyang bayaw na si Paul. Mukhang di pa nila nakukumbinsi ah. Nandito pa sila eh. Naisatinig ni Tina. Naku, pasalamat ka't naubutan pa natin sila. Kung nagkataon, makukulong kang muli sa pangalawang pagkakataon, kuya. Shut up, sis! Pumasok na sila. Sinalubong sila ni Gael na nakangiti. Nagpabuhat ito sa kanya. Kasunod niyo ay may ibinulong. Ang ganda ni Tita Jessa, Tito. Talaga? Hayaan niyo na po siyang magpakasal. Bagay ba kami? Opo. Anong pinagbubulungan ninyo? Wala, Mami. Pakialam, meron talaga Mami mo. Ganon. Bumanghalit sila ng tawa ni Gael. Kailangan niya ang tawang iyon sa naturang pagkakataon. Malaking bagay sa kanya ang presensya ng pamangkin. Nagsimula na silang kabahan nang papasok na ng bahay. Naroon sa sala ang kanyang pamilya. Kaharap ng mga ito si Jessa. Nagsalubong ang paningin nila ng babae. Blanco, wala siyang mabasa sa mukha nito. Nagpababa na sa kanya si Gael. Iha, kinuha ng kanilang ama ang pansin ng dalaga. Ano ang desisyon mo? Sasampahan ba natin siya ng kasong rape? Minsan ko na hong ginawa iyon. Ayoko nang ulitin pa. Nasaktan na siya sa ginawa ko noon. Ayoko na ho siyang saktan pang muli. Baka ho tumindi pang lalo ang muhi niya sa akin. Napalunok naman si Luke sa narinig. Kamukat-mukat niya. Nakita niya ang pagsungaw ng luha sa mga mata nito. Naging maagap siya. Inilabas niya ang panyo at naupo sa tabi nito. Idinampi iyon sa magkabilang pisngi ng dalaga. Tahana. Pagkasabi niyang niyon, ikinulong niya ito sa mga braso kahit na nakamasid sa kanila ang buong puwersa ng kanyang pamilya. Naglalaro sa labi ng mga ito ang ngiti. Masaya para sa kanila. Patawarin mo ako, Jessa. Bulong niya rito. Magsimula tayong muli. Ayaw niyang marinig na kanyang pamilya ang mga sinasabi niya rito. Kalimutan na natin ang nakaraan. Let's move forward. Salamat. Will you marry me? Hindi na iyon bulong. Narinig na iyon ang pamilya niya na sa pagkakataong iyon, hantad na ang ngiti sa mga labi. Meron kang nobya? Si Blessy? Oo. Di ko nobya yon. Isa lamang iyon sa mga babaeng gusto akong suliin. Saka hindi nila gusto si Blessy na maging Mrs. Aleya. Gusto nila ay ikaw. Now, are you going to marry me or not? Pinatatawad mo na ako? Patatawarin lamang kita oras na pumayag kang maging Mrs. Jessa Aleya. Nakangiti niyang sambit. Ano na? Naghihintay sila sa magiging desisyon mo? O para mapag-usapan na natin kung kailan ang kasal? Papayag na akong maging Mrs. mo, Luke. That's settled down. Buti na lang. Wala nang problema kung ganoon. Tito Luke, kiss naman dyan. Sa'yo? Kay Tita Jessa! Ginulo niya ang buhok ng pamangkin. Pinagbigyan niya ang kahilingan ng pamangkin. Dinampian niya ng halik sa labi si Jessa. Tapos muli itong niyakap. Sa pagkakataong yon, yumakap na rin ito sa kanya.
Noon niya naramdaman ang kakaibang kaligayahan. Talagang hindi nawala sa puso niya ang babae. Mahal talaga niya ito. Handa na siyang kalimutan ang nakaraan para sa maganda nilang kinabukasan. Bayaw, salamat. Ngiti lang ang ibinigay sa kanya ni Paul. Wala naman silang problemang dalawa. Magkasundo sila. Hindi siya galit dito. Saka, may ibinungong maganda ang paglapit nito kay Chesa Sinisa. Naayos ang gusot sa kanilang mga pamilya. At dito po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Love with Revenge. Maraming salamat po sa inyong suporta.